Hello po. So, ngayon pong umaga po, gagawa po ako ng F-Zero mga ka-mushroom. Ano po? Paano po ang paggawa po ng binhi ng mushroom, direct culture? Ano po? Hindi na po tayo gagamit ng tissue culture. Direct culture na po yung gagawin po natin. So, ito po yung banana leaves. Yan po yung tatadtarin po natin ng pino. Tapos, dalagdagan po natin ng pure sodas. Ito na compost ko na po yan. So, nagbabaging po ako dyan ng pure sodas. So, haluan po natin. Ano po. Ito po ay binabat ko po ng 12 hours na may molase. Ano po. So, lagyan nyo po ng molase. Kung wala naman pong molase, yung dark sugar. O kaya yung brown. Ano po. Mas maganda yung dark brown. Ano po. So, yan po. Gagawa po tayo ng F-Zero na bulba. Ano po. So, yan po yung gagawin po natin, bulba. Ayan. Ka-mushroom. Natad-tad na po yan. Ayan. Tinad-tad ko na po yan. Ito, pwede po din po sa ano, hindi lang po sa bulba po. Pwede rin po sa oyster mushroom. Maganda po itong substrate ng saging. Tad-tadin nyo rin po. Kung mas marami po sa inyo ng ganito, sa ibang lugar po kasi walang dayami, panay saging, pwede po yung ganito, tapos ibag ninyo, tapos taniman ninyo. So, pwede po. Dito naman po, gagawin ko naman itong ano ng bulba. Ano po. So, pag natapos natin natad-tad, ano po natin sa araw ng konti para mawala yung moist niya. Yun yung unang paraan, ay yun yung isang paraan. Ano po, isang paraan po yun. Pero pag gusto nyo po mapadali, isako nyo po to, tapos i-spin nyo po. Yan. Sa spinner. Wow! Sa washing machine ninyo na may spinner. Yan. Nang isa lamang po isang minuto. Ayan, mawawala na po yung tubig niya. So, ganun lang po kasimple. Papakita ko po sa inyo. So, ito na, mga ka-mushroom. Na-isako na po natin. I-spin na po natin to. Ano po. Yan, tatalian lang po natin to. Ayan. So, naitali na po natin. Kung wala kayong tali, ganito po yung gawin ninyo. Iusok nyo lang po yan. Itali nyo lang. Ito, mismong sako. Kung may tali naman kayo, itali nyo. So, nasa inyo na pong diskarte. Ano po? So, gawin na po natin yan. Spin na po natin. So, ayan. Mga ka-mushroom. Nakikita nyo po ay spin ko na po siya. Ano po? So, pag in-spin nyo po dito sa spinner nyo po, washing machine, siguruhin nyo pong lilinisan nyo after nyo pong ginamit para hindi kayo masermonan ng mga sawa o kaya magulang. Ano po? Advice lang yun. So, yan po. Gawin natin para simple. Para hindi na po natin binibilad. Hinihintay ng ilang oras. Ito, minuto lang. Ano po. So, set natin po ng isa. Okay? Wow! Yan. Hugasan nyo po ito ha, pagkatapos yung ginamit. Ano po. Para hindi kayo mapagalitan. Ayan. So, makikita nyo. Nawala na yung tubig niya. Ano po. Yan yung galing po sa ano po natin. Sa saging. Ano po. Pag nag-off na po yan, pwede na po yan. Ang daming nalis po, di ba? Yan. Ganyan lang po kasimple. Ano po. O, hindi na kayo maghihirap na ibilad sa araw ng ilang minuto. Ito, isang minuto lang. O, tapos na. Ayan lang po kasimple. Pero tandaan nyo, pagkatapos nyo ginamit ito, advice lang, hugasan ninyo. Ano po? Hugasan ninyo para hindi kayo mapagalitan. Ayan, para hindi kayo po mapagalitan, hugasan ninyo yung pong ginamit. Ano po? So, yan.
Yan. Pwede po yan, ano po ah. Pwede po pure. Haluan nyo lang po ng konting darak. Tapos lime. Kahit hindi nyo po lagyan ng lime, kung pailan na lang po o sampo lang po yung gagawin ninyo. Ano po? Ito po, gagawin ninyo po ano po, alternative na substrate ng oyster mushroom. Ano po kung mas marami pong banana leaves po sa inyong lugar. Ayan, pwede po ito. Parang ano lang po ang gagawin ninyo, parang dayami. Ano po, ibabag nyo lang po siya. So, dadagdagan nyo lang po siya ng darak. Darak. So, ganito po. Ganyan. Tapos so ito na po, na mix na po natin. Ano po? So ito po ay hinalawang ko po ng konting sodas. Ano po? So yan lang po yung ano niya po, tapos ibabag na po natin. Tapos pwede na po nating taniman. Ano po? So ganyan lang po kasimple. Ano po? So ito po yung gagawin po natin zero. Ganyan lang po. Huwag niyo pong punuin po ah. Huwag niyo pong siksikin. Ano po? So, basta lagyan nyo lang po, huwag po yung siksik na siksik. Ano po. So, yan po yung gagawin po natin. So, ito na po yung ano po, na-pasteurize ng 4 hours. Ano po. O, 4 to 8 hours. Ayan, nasa nyo na po yan. O, sa akin, 4 hours lang. O, 5 hours. Pwede na po yan. O, ang gagawin lang po natin, piliin po natin yung hindi masyadong bumuka. Ano po, tapos ispirehan po natin alcohol. At kukunin po natin yung tangkay. Ano po. So, ganyan lang po kasimple. Mga ka-mushroom. Paggawa ng F0. Ano po. So, ganyan. Ilagay nyo lang po. Tapos ipagilid nyo po yung tangkay mamaya. Kupit-kupitin lang po natin. Yung tangkay. Alisin nyo po yung balat. At huwag nyo po ngayon na makapitan po yung ano, tangkay. So, para hindi po manong po ng bakterya. So, ganyan lang po yung gagawin po natin. Ayan, guntingin lang po natin o kaya kung anong gamit ninyo po na panghiwa. Sa akin, gunting po kasi. Ayan, pwedeng cutter. At ano, ayan, sa akin, gunting. So, ilalagay nyo lang po yung ano, yung stem, ayan, para makita ninyo kung paano po yung aking paglalagay. Ano po? Hiwa-hiwain nyo lang po ng maliliit. Ayan. Ganyan lang po. Hiwa-hiwain nyo lang po. Ganyan. Na maliliit na piraso. Ano po. Para kumalat. Ayan. So, ganyan lang po ka-simple mga ka-mushroom gumawa ng F0 ng bulba. Tapos ipagilid nyo po yan. Ayan. Pwede rin po doon sa kabila. Ipakabila nyo po. Pwede po siya. Ano po. So, nasa inyo na po yan kung paano po yung pagano nyo po. Sa akin, ganyan na. Ano po. So, ano po yan? Amagin po yan. Thank you.
nanim na, hindi po siya masilan na kagaya po ng oyster mushroom na makukontaminate. Ano po? So ito hindi. Ano po? So ganyan lang. Na paggawa po natin ng direct culture. Ano po? Using banana leaves. So mayroon pa po ang isa po dito, ilalagay na po natin. Hindi po siya bumuka. Ano po? So ganyan lang po. Kasimple mga ka-mushroom. So pwedeng-pwede po kayong gumawa, tapos ilagay niyo po sa mga basket o kaya kung ano man po yung ano niyo po. So tuturo ko po yun kung paano rin po magtanim po ng ganyan. Ano po, para pwede kayong magtanim ng pangkain o kaya pang business niyo po. Ayan. So ganyan lang po ang paggawa. So sana po nakatulong po ito sa inyo mga ka-mushroom, para hindi kayo bili ng bili. Ayan. So pwede nyo pong i-culture pa sa next, ay pwede nyo pong ano, pwede naman po kayo ulit na magtanim ng sarili ninyo. Ano po. So pwede nyo pong ano po yan, yung ano, pasteurize. Yung hindi pa po natataniman po ah, yung kanina. Sa po, sa akin kasi sinabay ko po sa drum na ibang mga protein bags. So kung wala naman po kayong ganun, pwede po sa malaking lutuan, ano po, na magkakasya po yung ating protein bags. Pwede po yung size 6x12 o kaya 7x12, sa akin 7x12. Ayan. O ganyan lang po, simple, sana nakatulong po ito ng malaki po sa inyo. God bless po sa inyong lahat.